Okay, ito na. So, i-book mo natin to para ipadala kay Changabi sa last team niya. Pagpalang araw po muli mga kahabi at welcome back sa Habi ni Daddy. Ngayon po ay related doon sa video na naipakita ko sa inyo nung nakaraan yung nationwide shipping ng ibon ay nakakapag-ship na nga po tayo nationwide kahit sa ang panig ng Pilipinas basta may airport. Pwede rin tayo by land kung sa Luzon ka. Basta meron tayong mapagkakatiwalaan na transport service na pwedeng maghatid by land. Pwede din po 'yon. Kung malalapit naman kayo sa NCR lang po kayo, pwede rin tayo by sa rider lang. May mga rider services naman na pwede natin isip yung mga ibon papunta sa inyo mula dito sa amin papunta diyan sa inyong mga lugar. So, ganun po yung ginagawa natin. Naayos lang natin yung documentation niyan. Kapag ka NCR lang, kailangan lang natin ng farm receipt. Resibo lang kapag ka NCR lang tayo para sa inyong region. At kung ibang region naman kayo, kailangan may LTP. Yung iba naghahanap din ng bali resibo sa LTP pag ibang region. Local transport permit. Kasi yun po ay requirement. Ngayon po, merong iba na naghahanap ng QPR, Quarterly Bidding Report. Yun, nagsasama din tayo pag kailangan. Kapag ka naman yung ibang species ng ibon na pinimigay din natin yung iba, pwede rin tayong gumamit ng deed of donation, yung mga nananalo sa ating mga raffle. Ganun po yung mga proseso ng papel na ginagawa natin bago natin ipadala yung ibon sa inyo. Ngayon po, pagka malayo yung lugar, kamukha ng Visayas, Mindanao, kailangan natin na additional requirements yan, yung local shipping permit, kailangan po yun. Na gaano po tayo doon ng ibang requirements. Kaya minsan umaabot po ng 25 days, 30 days bago natin ma-ship yung mga ibon sa inyong mga lugar. Minsan malagpas pa doon. Depende po doon sa mga signatory ng mga papel na dinadaanan. Kasi minsan, katulad po ngayon, nagkakaroon ng ECQ, MSQ. Siyempre po, nagkakaroon ng delay pagka ganun. At siyempre, mayroon pang ibang requirements yan sa mukha po ng ibang video natin na tinampok dito. Yung tungkol po sa swabbing and vaccination, yung sa health certificate, additional 14 days din po yan. Ganyan po kaya medyo tumatagal yung pag-ship ng ibon. Yan po kasi yung normal na process ng pag-ship ng ibon. Kapag po masyadong mabilis yung pag-ship ng ibon, order kayo, sinip ka agad 1 day or 1 week, medyo baka hindi po dumaan dun sa tamang proseso. Kasi sa swabbing pa lang po, yung vaccination, saka swabbing, aabot na po yun ng 14 days. Yung LTP, aabot siya ng 7 days. Or mahigit pa, depende po doon sa signatory natin ng mga papel na nga na yan. So, pinaka-safe na po, mga 30 days yung processing pa bago natin ma-ship sa inyo yung mga ibo. Pero sigurado naman po na ma-ship natin yan. No? Meron na tayong napadalan sa Visayas, Mindanao, sa Leyte, Tacloban, sa Zamboanga, sa 11 ka na pala. Siargao, nagpapagpadala na tayo dyan. Ngayon meron tayong Dumaguete, Palawan, sabi lagi sa Bela, nakapagpadala tayo dyan. Ibon, San Tenor, sa Cavite, nakapag-ano rin tayo dyan ng mga ibon. Thank you po.
Ito pa yung ibang recorded video natin sa pagpapadala ng ibon sa Antipolo, sa Cavite, at sa Bulacan. Yan, yung nandiyan yung ano natin, yung mga sistema natin, yung pagkuha ng papel, sinisigurado natin yan sa pagpapadala natin ng ibon ay mayroong mga papel yan, lalo pag tumatawid tayo ng boundary ng region, pag ibang region na. Para safe yung mga kahabi natin na kumukuha ng ibon, maka-apply ng permit, at safe din yung rider natin na nagdadala ng ibon papunta sa iba't ibang lugar. Sa mga nagpapaship ng ibon sa atin, sa mga kumukuha ng mga ibon sa atin, sinisigurado natin na safe na makarating sa inyo yan. Ayan, ganyan ang packaging namin yan pag ibibiyahe natin. At ngayon nga, ngayon mag-skip tayo NCR lang sa may Lastinya. So ito yung ibon, kukunin natin para ipadala sa kahabi natin sa Las Piñas. O, ito kung natin. Okay, huliin natin. Huliin natin dito sa case. Ano siya ng dalawa? Request siya ng dalawa. Mayroon pa naman tayo. So, usap natin siya noon pa. Yung mga kumukuha sa atin ng Game Quark, ito kasi yung mga ibon natin ngayon ay ano na po yan eh, naka-reserve na sa mga kahabi natin. Kaya pwede kayo magpa-reserve sa mga gusto ng dapat po. Sa mga gusto ng dapat, pwede pong magpa-reserve tayo. So ayan po yung gagawin natin, itong ano na to. Okay, ito yung mga ibon na sisend natin sa kahabi natin. Pagka kailangan nyo ng pair, by kapalang po yung gagawin natin kasi wala silang DNA. By kapa, kasi yung mga young pa to, hindi pa natin sure yung gender nito. Ina-apply natin yung how to gender African lovers, meron tayong video tungkol doon. Kaya lang yun po kasi ang accuracy noon kapag nasa 6 to 8 months na yung ibon. Para ma-apply natin yung mga criteria na sinabi ko doon sa video na yun. So dito, kinapa natin siya, possible cup in him. Pero hindi po yung sure, no? Para malinaw lang po pag kami nagre-request ng pair, kakapailan po natin yon kapag kayang pa yung ibon. Unless, text invitation yung magulang nila. Yun natin nakikita kung texting hen or texting cap yung inakay nila. May mga ganun po kasi tayo na breeder na sure mo kaagad yung inakay kahit maliit pa lang, no? Ganun po. Ngayon, hindi naman sexting siya kasi back-to-back ng mga opaline ang mga parent nito. At possible gender lang po yung may bibigay natin. Okay? So, ibabox na natin to para ipadala sa kahabi natin sa Lastinya. Okay, ito na, ready na. Nakapack na siya. Ito yung papel niya sa ibabaw. Ayan, may mga butas naman para makain yung ibon natin. Okay, ito na. So, ibubuk mo natin to para ipadala kay kahabi sa Lastinya. Okay, ito. Bas na natin. Medyo ginabi na yung rider.
Sabi niya nandito na siya, wala, mukhang wala. Mukhang naligaw na naman ang rider. Oh, kaya. Wala si Kuya. Kuya. Yun. Madalas mali yung pin dito eh. Pag kumuha tayo ng rider service. Madalas mali. So, ayun na siya. Okay, Kahabi. Ito na yung ibon. At yung papel. Papadala natin sa rider. Papunta dyan sa Las Piñas. Salamat, Kahabi. Enjoy breeding po. Ito na! Pagka hindi available si pinsan sa... na magdala ng ibon, nagpapabook na lang tayo sa rider services para dalhin sa inyo. Okay, parating na po sa inyo. Sino po sa mga gusto pong kumuha ng ibon mula sa atin, magpa-ship sa kahit saan po, sa Luzon, Visayas, Mindanao, pwedeng-pwede po tayo. Okay, mga kahabi, salamat po sa inyong support at panonood. God bless po sa inyo lahat.